Can you tap three people around you? Tell that person, you will not be shaken. Sino sa inyo dito, pinagdiyo kayo ng problema ngayong linggo na ito? I want you to be honest. Asa ka ba? Alam nyo, ako din, pinagdiyo din ako ng problema ngayong linggo na ito. In fact, my two-year-old boy is still in the hospital. He had dengue, so pinasok namin, and then, yun, alam mo yun, parang magpe-prepare ka pa lang ng talk. I was scheduled to do the talk, prepare for the talk Thursday, tapos biglang, nagpa-check lang kami, yung misis ko, sabi, dali natin sa ospital, kasi parang hindi bumababa yung lagnat niya. Pagkatating nung check-up, biglang may dengue, boom. Tapos ako talaga, ngayon talaga nagkaroon ng ganitong problema kung kailan wala akong masyadong trabaho, wala akong masyadong corporate talks ngayon. Sabi ko, bakit ganito? But you know what? In the middle of the ordeal, alam nyo, I felt some sense of peace. Tanong nyo sa akin, bakit? Not a single second I doubted that God is for me. Bakit? Because if your faith is built on a solid rock, even if the storms come, even if problems come, you will not be shaken. Why? Because you put your faith, your trust in an unshakable God. And if you are that person today, if your life is battling you, if it is bombarding you with storms, let me tell you this. Put your faith on the solid rock, on Jesus. Because if you put your faith in Him, you will never, ever be shaken in your life. Amen? So if you are struggling right now, let me give a word to you today that if you're in the middle of a problem, let it be known to you that God is still in control and you have nothing to worry about. He will take care of everything. Amen? Let's give the Lord a big hand once again. Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo. May God's peace be with you today. Today is a beautiful day. We are blessed. Alam nyo, maulan buong linggo, pero ngayon, maaraw pa rin, di ba? Tingnan nyo naman kung kailan tayo mag-feast, tsaka naging maaraw. Palakpakan natin si Lord. Kaya, alam mo talaga, the Lord is still in control. By the way, my name is Brother Veldin Lim. For those of you attended for the first time, nasaan kayo? Taas ang kamay, first timers. Ayan, palakpakan natin sila. Welcome to the feast. Thank you sa mga nag-invite sa kanila. And I would like to also to say hi to those who are watching via live stream, Facebook Live, and those who will be listening to this talk on Spotify. But we are going to continue with our series called Creed. Sabi nyo nga, Creed. Talk 1, we've talked about conviction. Talk 2, we've talked about last week, commission. And today, communion. And today, we are going to talk about commission. Sabi nyo nga, commission. Sino sa inyo dito na kumpleto nyo tong series na ito? Hindi kayo, wala kayong in-option. Palakpakan naman natin yung mga yan. Grabe. Are you being blessed by this series? Grabe, no? We're talking about the creed, but it's very practical. And I hope the same way will happen to us after this talk as well. Are you ready to learn from the Lord? Let's pray our favorite prayer here at the feast. Together, let's make the sign of our faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lift your hands and pray this with me together. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more and more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Let's honor God's Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Today, our one big message is quite simple. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Tell. 1, 2, 3, go. Tell them your love story. Sino sa inyo ditong na-in-love na? Taas ang kamay. Ayan. Tingnan, malalaman mo kung yung katabi mo in love. Alam nyo kung paano? Subukan nyo lang ito. Ah. Tingnan nyo siya sa mata. Go, go. Tingnan nyo sa mata. Mata sa mata. Tapos sabihin mo ang katagang love.
Malalaman mo kung in love yan kapag ang sagot niya, pag sinabi niya love, tapos ang sagot niya, ay naku, malamang in love yan. Pero kapag sabi mo love, ganito ang mukha niya, sabi mo love, ang mukha niya ganito lang. Ay malamang sawi sa pag-ibig yan. You see, our one big message today is tell them your love story. Alam mo, ang taong in love, pag tinanong mo yan, uy, paano ko yung nagkakilala? Ay, naku, magsasparkle lang mata niya, tapos talagang ikukwento niya detalye. Ay, naku, naalala ko na. Ay, grabe. Grabe talaga siya, nagkatinginan kami, no, mata sa mata. Nung pag-akyat ko ng jeep, pababa naman siya. Yung ganyan, bumibili kami ng milk tea, nagkatagpo ang aming mga mata. Ganun talaga, grabe. Pag tinanong mo naman, naging kayo ba? Hindi. Grabe, wala pang sila. Grabe na magkwento ng love story. Yung pala, love story niya lang. But you see, tell them your love story. I will explain to you later why this is very important. But 2 weeks ago, we've talked about conviction and our big message that time, our thesis statement is that the creed defines who you are. Kaya importante kung ano yung pinaniniwalaan mo sa sarili mo. And the creed, we told you this, na the main message of the creed is this, you are God's beloved. Sabihin mo nga yan, I'm God's beloved. And talk to communion last week, ang thesis statement natin is the creed defines where you belong. Kanino ka napapabilang? Sino ang kasama mo? And our one big message last week is you have a family. Sabihin nyo nga yan, you have a family. Pero itong talk three, ito na, let me go deeper. Commission, our thesis statement today is this, the creed defines how you live. Kung paano ka mamumuhay. Because beliefs impact behavior and your beliefs should impact your life. Okay, fine. You are a believer of Jesus Christ. You are a believer of the Catholic faith. Okay, you are God's beloved. Okay, you have a family. You are not alone. Ito ang tanong, now what? Sabi nyo nga yan, now what? Sa Tagalog, ano ngayon? Okay, naniniwala ka nga dyan sa creed na yan. Ano ngayon? And you see, let me read our word today from James chapter 2, verse 14 to 17. We have a great insight here. Basahin natin together. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. We have been talking about the creed. The question is this, does the creed that we believe in translate into our daily lives? Kita ba yan sa buhay mo? Do we apply it? Because I believe in this, God gave us the creed not just so we can have something beautiful to recite and pray about, parang Miss Universe. I believe in God. I believe in our children. The children are our future. Teach them well to let them lead the way. Yung mga tumawa, alam na yung mga edad niyan. Di ba? Yung mga bata, ano yung pinagsasabi ni brother? But you see, it's not just something beautiful to recite. Jesus gave us the creed so that we can live it out. Kailangan isabuhay natin. And we say this in the creed, I believe in God the Father, in Jesus Christ, in the Holy Spirit. Why? Because at the end of the day, God is inviting us to be like the God that we believe in. Do you believe that God is loving? Do you believe that God is the creator of the universe? Do you believe that Jesus suffered and rose from the dead? If you believe in that, ang tanong ko sa inyo ito, kita ba sa buhay mo na pinaniniwalaan mo yan? And you see, sana, ang prayer ko is that when we recite the creed after this talk, I hope that we can become the God that we believe in. Pero ito ang tanong, ano nga ba ang nature? Sino nga ba talaga yung Diyos na sinasamba natin? You wanna know His nature? God's nature is to bless. Sabi nyo nga, bless. And my prayer is this, if God's nature is to bless, my prayer is that our nature will be to bless as well. Because I believe when God created you, He designed you to be a blesser. Sabihin nyo nga sa katabi mo yan, blesser ka.
Every fiber of your being was designed by God to serve, to love, to care, to share, to bless. Why? Because we are designed for goodness. Let me give you an analogy. Sino sa inyo nakakita na ng ballpen, taas ang kamay? Yung ibang diyan, taas ang kamay, kawawa naman yan. Alam nyo, ang ballpen, iba-iba ang gamit niyan. For example, ha? Ang ballpen, minsan, kapag makati ang likod mo, pwede mong gamitin pangamot ng likod. Pero meron akong kaklase no, naalala ko nung elementary ako, meron akong kaklase, habang ako'y nakatingin sa malayo, naaninag ko siya, parang medyo may makati sa ilong niya. Tumingin siya sa kanan, tumingin sa kaliwa, akala niya walang nakatingin, at dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang ballpen pangulangot. Pero kitang-kita ko siya. But you see, pwede mong gamitin ang ballpen eh. Yung iba, ay, lalo na yung mga bata, yung ballpen ginagawang laruan. Ginagamit na ano? Espada. Ayan. Grabe, oo. Oh, may shield pa. You see, yan ang ballpen. Pero itong tanong ko, para saan ba talaga ang ballpen? Para? Panulat. You see, the same thing with us. We can do anything with our lives. Kahit na ano pwede mong gawin. Malaya ka, binigyan ka ng Diyos ng free will. But at the end of the day, God designed you to bless others, other people. Kaya you see, yung ballpen, kapag ginamit mong pangulangot, ginamit mong pangamot ng likod, ginamit mong pang-espada, pwede naman eh. Pero sayang. Ang tanong ko sa inyo ito, yung buhay mo, are you using it to bless other people? Because if you are not using it to bless other people, sayang ang buhay mo. Tama ba? We reach our full potential and fulfill our divine purpose when we serve, when we love, when we care, when we share, and when we become selfless. Kaya napansin ninyo, tayo mga tao, we are good by nature. Napansin nyo ito, when we do something wrong, when we do something sinful or ungodly, when you live for yourself only, masyado ang sakim, you lose your peace. Tama ba? Nagdamot ka, di ba, kumakain ka ng chichirya mo mag-isa, okay, marami kang kinakain chichirya, pero parang you lose your peace. Bakit? Alam mo kasi nagdamot ka eh. Tama ba? Nag-away kayo mag-asawa, taasan kayo ng boses, pataasan ng ihi, ayaw magbaba ng pride. Okay, tama ka, tama din siya, pero you lose your peace. Binabagabag ka ng konsensya mo. Bakit? You get anxious. Why? Because your nature is not to be selfish. Your nature is to bless other people. You are going against your divine purpose. My prayer today is this. After this creed, you will rediscover your innate goodness and use it, use your life to bless other people. Amen? Can I invite you to pray into prayer? Can I invite you to close your eyes, bow down your heads, put your hands towards your chest, say this prayer after me. Jesus, thank you for the gift of our creed. May my faith be evident within my works and actions. May I be more and more like you. Teach me to serve, love, give, care, and bless. Just the way you do. This I pray in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Pray to Jesus. Speak to us. As you sit down, tell the person beside you, tell them your love story. Thank you so much for coming today. Palakpakan niyo ang bawat isa. Kahit na tayo ipalipat-lipat, andito pa rin kayo. Salamat po for your faithfulness. And let me begin my talk. Are you ready? When God created you, He designed you to be a blesser. Do you agree with me on that? But here's the question. As Christians, as Catholics, what is the greatest blessing
you can give to another person. Alam niyo kung ano? Tanong niyo sa akin ano? The greatest gift that we can give another person is a personal relationship with Jesus. Yung maibigay mo yung regalo na after nun, mapakilala mo si Jesus, tapos after nun, kilalang-kilala na niya si Lord, tapos sobrang close na niya, tapos kitang-kita sa buhay niya. That's the greatest gift. And in fact, this word is also known as evangelism. Sabi niyo nga, evangelism. Kanina, ang sabi ko, ang one big message natin is tell them your love story. Gusto ko ikwento sa inyo paano ko nakilala si Lord. How did I develop my personal relationship with the Lord? Alam niyo, nag-umpisa ito sa napaka-selfish na motivation. Yung iba sa inyo matagal na sa feast, alam niyo na itong story na ito, paano ko napunta sa community, paano ko nakilala si Lord. You see, nung fourth year high school ako, nung mga panahon na yon, yung ate ko, nag-a-attend na ng youth prayer meeting namin sa community, sa parokya. Tapos siya, ini-invite niya ako palagi, attend ka ng prayer meeting, mabuti yun kasi masama kang tao, yung ganun. Tapos ako talaga, ayoko umattend yan. Kasi nga, you know, alam niyo kapag ka 14, 15 years old ka, tapos lalaki ka, yan yung peak na hinahanap mo yung sarili mo. Pinapatunayan mong cool ka, pinapatunayan mong astig ka, di ba? Tapos sa akin, ayoko sumali niyang prayer meeting na yan. Kabaduyan yan. Bakit? Kasi nakita ko sila, nagtataas sila ng kamay. Ayoko yan, alive-alive yan. Kumasayaw-sayaw pa sila ng ang mga ibon. Ganun, sabi ko, kabaduyan yan. Masisira ang kapugian ko dyan. But you see, one day, may tumawag sa bahay namin. Tumawag yung kasama ng ate ko, na kasama niya sa prayer meeting. Tapos nagtatanong, Lyran, naka-speakerphone. Uso pa yung speakerphone nun eh. Ewan ko kung naalala nyo pa sa landline speakerphone. Tapos, naririnig ko yung conversation nila. Sabi nitong babae sa kanya, Lyra, di ba may kapatid ka ng lalaki? 40, mga 15, 16 years old, di ba? Alam ko, high school na yan eh. Na pogi, matipuno, nag-aaral sa Ateneo. Tapos, talagang gwapong-gwapo. Tapos, alam nyo, habang naririnig ko yun, syempre, pumapalakpak na yung tenga kong ganyan. Sabi ko, ate, ako yun. Sabi ng ate ko, wala akong ganun kapatid. Sabi ko sa kanya, ako yun. Sabi niya, oo, meron ako, bakit? May kapatid ko, ano kailangan mo sa kapatid ko? Sabi niya, kasi yung kapatid ko, sabi niya, magpa-prom sa Saints ko, junior prom nila, naghahanap ng prom date. Syempre, Saints ko yan. Ateneo ako. Sabi ko, sige, go ako dyan, go. So, to make the long story short, nag-go ako. And because at the back of my mind, alam mo, take note, hindi ko pa nakikita kung sino yung kadate ko. Hindi ko alam kung mukhang tuhod yun, mukhang paa, mukhang palaka, hindi ko alam. Pero, alam nyo, ito kasi ang pananaw ko sa buhay ko noon, na ang ginto sa putik na pupulot. Ano ibig ko sabihin nito? Kung yung prom date ko, mukhang putik, kung lang, naniniwala ako na meron mga kaibigang ginto yan. Yan naman talaga ang dating eh. Ano yan? Parang MLM lang yan eh. Parang networking lang yan. Re-refer mo yan. O, pangit ka. O, baka may maganda kang kaibigan. Ganun. Diba? But kidding aside, napaka-selfish ng motivation ko. Come prom day, alam nyo, sinundo pa ako ng tatay niya bago namin sunduin yung anak niya. Alam nyo, pagdating ko dun sa bahay, wala akong idea ano itsura ito. Pagbaba niya nung hagdan, lumabas, ang ganda. Sabi ko, Lord, salamat, ginto. Tapos, alam nyo, the whole time, sabi ko, ang ganda nito. Crush na crush ko to, ha. Tapos, alam mo, nagkukwentuhan kami kaya, ang ganda-ganda na ng kwentuhan namin bago matapos yung gabi, ito na. Bigla akong tinanong nung prom date ko, sabi niya, Velden, may gagawin ka ba sa Sabado? Sabi ko, ako? Wala. Kahit ang totoo nun, marami akong gagawin. Ikaw talaga, pag crush mo, pagka-cancel ka, wala. Sabi ko, grabe naman to, aggressive, ha. Gusto na kagad ako invited. Sabi ko sa kanya, oh, wala naman, bakit? Sabi niya, kasi gusto sana kitang invited sa prayer meeting. Sabi ko, pambihira, hindi ko alam. Kasama din pala nila sa prayer meeting yung kapatid. So ako sa loob-loob ko, oh my gosh. Sabi ko, prayer meeting, alive-alive ka ba doyan yan? Alam nyo, nagpunta ako ng prayer meeting. Bakit? Kasi type ko eh. Yun lang talaga sa akin, pupunta ako sa prayer meeting na, pero manchichicks lang ako.
So nandun ako sa prayer meeting, parang ganito yung setup. Tapos alam nyo, nandun ako sa gitna, nandun ako sa harap. Bakit? Ang keyboardista yung prom date ko. Grabe, lalong gumanda lalo. Bakit keyboard? Tapos talagang sila lahat nag-worship, nakapikit yung mata. Ako nakadilat na ganyan. Pinagbamasdan ko yung keyboardist. But you know what? Little by little, here's what I found out. I found myself returning to the prayer meeting. Bakit? Dahil dun sa crush ko. But later on, alam nyo, hindi naman kami nagkatuluyan nung crush ko. Okay, fine. Medyo. It's complicated. Pero, ang punot dulo ng kwento ko ito, buti na lang, in-invite ako sa prom. Kasi yung motivation ko naman, chicks, little did I know that because of that, I will get to know Jesus. And because of that, andito ako ngayon, serving the Lord until now. What's my point, my dear friends? When you are evangelizing another person, or you are being evangelized, or maybe some of you here, you are going to the feast because you have a hidden motive. Baka sinabi nung nag-invite sa inyo dito, maraming pogi doon. Kung pupunta ka naman dito, wala akong boyfriend eh. Baka may mga pogi nga dito. May libreng kape doon sa likod. Kape, grabe. As if naman wala kang kape sa bahay. Pero nandito ka because of a selfish motive. O kaya, pagbigyan ko na lang itong asawang kulit-kulit eh. Talagang gusto talagang umpatin dyan sa feast na yan eh. Sige, napunta na ako. But let me tell you this. Even if you have an impure motive, God can use that to bring you closer to Him. Ganun kasi si Lord. God doesn't care about your motives. It can be pure. It can be impure. Ang mahalaga sa Kanya, mapalapit ka sa Kanya ulit. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayong matagal na nag-feast, are you letting yourself be used by God to evangelize and bring people closer to Jesus? Or, sana wag naman ganito, are you the reason why people are going far away from God? Sana yung una. Because your design is to be a blesser. And you see, that's the point of the creed. The creed compels you to evangelize. In fact, before Jesus ascended to heaven, meron siyang huling habilin. At alam nyo naman, kapag ka sa mga taong, ang huling habilin niya ng pinakamahalaga sa Last Will and Testament. Si Jesus, bago siya nag-ascend sa langit, meron siyang bilin sa mga apostles. Sabi niya sa Matthew 28, 18 to 20, basahin natin sabay-sabay. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Yan yung mandate. Para kay Jesus, ito yung pinaka-importante. Okay, aakyat na ako sa langit, ha? Ito biling ko sa inyo. Kayo, you go and make disciples. Evangelize people. Ang tanong ko sa inyo, kayo, sino lang dinala nyo palapit kay Lord? Fine, kayo lumapit kayo kay Lord. Pero meron ka na ba nadala palapit kay Lord? Can I see a raise of hands? Sino sa inyo dito nagdala na kayo ng tao dito sa feast? You brought people here at the feast. Sino sa inyo dito ang nakapagdala na kayo ng limang tao sa feast, taas ang kamaya? Sino sa inyo nakapagdala ng sampung tao? Sige, tingnan natin sino pinakamarami. Sampu, meron ba sampu? Taas ang kamay, sampu. Taas. Meron ba? Sige, huwag ka mahiya. Sampu. Sampu mahigit. Meron dalawa. Ayan. Sino dito sa inyo nakapagdala ng 15? 12. Wala. Sino yung sampu? Sino yung sampu? Balikan natin yung sampu, ah. Gusto ko lang sanang tanungin yung mga nagdala ng sampu. Ayan. Sige po. Dito, meron. Kaya ilan nadala nyo, tita? Sampu. Teka lang. Si ikaw, ilan ang nadala mo? Ha? Sampu na din. Higit pa? Higit pa. O sige, dito na lang tayo, tita. Kasi mas marami ito. Ito na lang muna. Ayan. Sige. What's your name? Jana po. Sige, pwede ka bang tumayo? Ayan, para makita ka ng lahat. Si Jana. Jana, itong tanong ko, gusto ko lang malaman kung paano kayo nag-i-invite dito sa feast. Pagka, kailan ka nag-feast? Kailan ka nag-start mag-feast? 2017 po. 2017. Paano ka napunta sa feast? Dinala po ako ng kaibigan ko. Dinala ka ng kaibigan mo? Nasaan yung kaibigan mo ngayon? Wala na siya, iniwang ka na. Ganyan naman eh.
dadaling ka, paasahin ka, tapos iiwan ka. Hindi, biro lang. So, dinala ka ng kaibigan mo sa feast. Anong sinabi niya sa'yo? Bakit ka, what made you decide to go to the feast? Masaya daw po kasi mag-worship to. Masaya mag-worship. Okay. Ano pa? Yun lang talaga. So, mahilig ka sa music? Hindi naman. Hindi ka so, talagang convincing talaga na yun talaga ang nakapagpapunta sa'yo dito. Ha? But anyway, ngayon, ilan na ang nadala mo sa feast? Hindi ko po mabilang. Kasi may mga classmate din po akong dinala. Mati mga kaklase mo, nadala. Anong sinasabi mo sa kanila kapag dinadala mo sila dito sa feast? Ano ang come on mo? How do you invite? Ano, try din po nila dito kasi iba po yung mapipil kapag dito sa feast, iba din po yung sa simbahan. Okay. Ano yung na-feel mo? Masaya po. Masaya, ayan. Sige. So, naniwala naman sila? Opo. Nandito ba yung mga dinala mo dito sa feast? Wala po. Wala sila ngayon. Hindi, ito, ang family mo, nauna ka sa family mo. Mag-feast. Palakpakan naman natin ito. So, nandito yung mami niya, yung daddy niya, tsaka yung kapatid niya. Siya ang nauna nag-feast. Nakita niyo yun? Imbis na nanay, tatay nagdala sa anak, yung anak ang nagdala sa nanay at tatay. At alam ko marami rin sa inyo katulad nila. Palakpakan naman natin sila. Sige. Thank you. Ang ganda ng sinabi niya, no? Punta ka dun sa feast. Masaya. Grabe yung mga tao doon. Kahit maraming problema, nakatawa, pagka-after ng feast, para ang gaan ng pakiramdam mo. Tama ba? And you see, some of you may have the same experience and that is your spiel. But by the way, dahil can we give that girl, si Jana, can we give that girl a prize? Yan, meron tayong prize dahil she is an active discipler and evangelizer. Ayan, meron siyang premyo na munchkins. Ayan, di ba? Bucket of munchkins. Hindi, loko lang, box lang. Ayan, wala tayong masyadong budget eh. So, kaya kita nyo, ayaw nyo kasi magtaas ng kamay eh. Oh, wala tuloy kayong munchkins. But you see, ang tanong ko sa inyo ito, ikaw, what is your spiel when you are trying to invite other people to the feast? The question is, how do you make disciples? How do you evangelize? How do you bring people closer to the Lord? Siya, meron siyang spiel, meron siyang storya. Nung pumunta ako dito, ang lungkot ko, pero after nun, ang saya ko. Lubog ako sa problema ko nun, pero after ko sa feast, parang ang gaan-gaan. Meron siyang storya. Simple lang po ang punto ko. If you want to evangelize people to be closer to the Lord, tell them your love story. Sabi mo sa katabi mo yan, tell them your love story. Yung mga iba, kitang-kita mo ka, wala nga akong love life, brother. Hindi yung love story mo sa jowa mo, sa asawa mo. Ang love story mo kay Lord. Yun ang baon mo. Tell them your love story. And today, I'd like to share to you the three levels of evangelism. How many levels? The first one is this, real evangelism. Sabi nyo nga, real. Let me read this word from John chapter 1, verse 40 to 42. This is the first time Andrew and Peter got to know Jesus. So, basahin natin. Andrew, sige, yung mas walang gana pa dyan, ha? Sabayan niyo ako, ha? Sige, 1, 2, 3, go! Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is the Christ." And he brought him to Jesus. Nakita niya yon? Sabi doon, the first thing. Sabi niyo nga, the first thing. Ang una niyang ginawa, hinanap niya yung kanyang kuya. Si Andrew ay ang mas nakababatang kapatid ni Simon Peter. Peter who became the first pope. Do you follow me? And you see, the first level of evangelism is this. When you get to know Jesus, when you find Jesus, level one is this, you bring other people to Jesus. Bring them to Jesus. Can I shock you for a bit? Gusto ko pagkasabi ko yung magugulat kayo. Ah. Ayan ah. Eto na. Practice tayo ng gulat. 1, 2, 3, go. Ayan, ganyan, galing. Diba? Can I shock you? Let me give you this statement. We have the feast. But let me tell you this, we are not evangelizing people to follow the feast. Grabe, gulat na gulat nga kayo, ha? Convincing.
Nor are we evangelizing people to live a good life or be better human beings. But that's not our core mission. Our bottom line is this: we are evangelizing people to follow Jesus. Ayan, grabe. Pwede kayong mag-artista. Pwede kayong mag-ano, mag-starstruck o kaya star magic. Di ba? Hindi naman sila marunong umarte. We're not evangelizing people to go to the feast. We are evangelizing people to go to Jesus. I really don't mind if you don't attend the feast. But ang punot dulo nito, are you following Jesus after you have attended the feast? Kaya alam nyo, ako, one time may lumapit sa akin, nakita ko yung, meron isang servant, sabi sa akin, brother, meron tayong isang servant, servant natin sa tech, dati faithful yung mag-serve sa tech, ngayon nakita ko na, nag-church na siya sa Victory. Nag-church na siya sa Victory. Paano na yan, brother? Hindi na siya katoliko. Wala na siya sa feast. Sayang naman, nakita ko, nagpa-baptized pa dun. Alam nyo? Let me tell you honestly what I felt. A part of me was lonely. And I was asking myself, teka nga lang, saan ba ako nagkulang? Mali ba yung pinipreach ko dito? Hindi pa ba ako masyadong nakakatawa? Hindi pa ba ako masyadong convincing? Ano ba, may mali ba akong sinabi? Meron ba kaming hindi nagawa? Hindi ba namin siya naalagaan? Kulang ba yung pinapakapin namin sa kanya? Kulang ba yung pagkain ng servants? Ang dami kong iniisip. I was really lonely. But you see, when I dig deeper into my heart, a part of me was really happy. Why? Because at least natagpuan niya si Jesus doon. At yun ang sinabi ko sa servant, iya mo na. At least doon niya natagpuan si Lord. Wala rin problema sa akin yun. At least naging instrumento tayo na ano, na makilala niya si Lord ng konti. Tapos later on, nalipat na siya. Bakit? Kasi klaro sa akin eh. Klaro dito sa amin, dito sa feast, that we are doing this feast, hindi para paramihin ng members. We are doing this feast because we want to bring people closer to Jesus. Kaya alam nyo, alam nyo ito. Marami sa inyo dito galing sa ibang community, galing sa ibang parokya. Meron iba dito, Couples for Christ. Yung iba, members ng El Shaddai pa nga yung iba. Yung iba, members ng ibang born again na mga grupo. But you are here. And you are not serving here. Sa akin, I don't mind. Because we welcome people here from different communities and it's okay for us if you are just attending. And you, tapos ang gagawin ng iba, yung natutunan nila dito sa feast, i-a-apply nila sa different communities nila, sa kanilang mga churches. We don't mind. Bakit? As long as we are bringing people closer to Jesus. Ito lang ang problema nating mga Katoliko. Tanong nyo sa akin ano? Tama yung sabi ni Father Steve Tynan. Sabi niya, the problem of many Catholics is that they are sacramentalized but not evangelized. Let me give you an example. Meron lumapit sa akin dito. Madalas ito sa feast. Sabi niya sa akin, brother, I was born Catholic, na-baptized Catholic, but before I joined the feast, mababaw lang ang relationship ko kay Lord. Naaalala ko lang siya tuwing may problema ako. Oo, nagsisimba ako, pero parang out of duty lang. Obligation lang. After ko magsimba, hindi nga ako nakikinig dun. Hindi ko kinakausap yung mga katabi ko dun eh. Tapos nun uwi na. Actually, ang motivation ko lang noon, nung bata ako, para magja-jollibee kami nanay at tatay ko. Nung pagtanda ko, ang motivation ko noon, para lang, wala lang, obligasyon ko na lang, para na lang sa mga bata, para lumaki sila mga mababait. Yun lang ang relationship ko kay Lord noon. But because of the feast, sabi niya, alam niyo, nabuhay yung aking pananampalataya. Sabi niya, because after joining the feast, God has become the center of my life. And you see, my dear brothers and sisters, gustong-gusto ko nakakarinig mga ganong storya. Bakit? Kasi yun naman talaga ang punot dulo ng pananampalataya natin. Yung kasama mo si Lord sa buhay mo, tapos sa lahat ng desisyon mo, kasama mo siya sa trabaho, sa finances mo, kasama mo siya sa pagdedesisyon, sa asawa mo, sa mga anak mo, pagiging parent mo. Yun ang gusto natin. Na ano, yun ang evangelized na Kristiyano. Yung kasama si Lord sa desisyon ng bawat area ng buhay niya. Am I making sense here? That's real evangelism. Bringing people to Jesus. But let me go deeper. I want you to be relational evangelizer. Sabi niyo nga, relational. Relational evangelism is this. We go deeper. And this is level 2.
we don't bring people to Jesus. We don't say, ah, attend ka dito sa feast. Instead, we bring Jesus to people. Ganda, no? Sabi ni Pope Francis, ang pinakamahalagang parte ng simbahan, yung structure, alam nyo kung ano, sa inyo, tanong sa akin, ano? Meron ba kayong guess? Anong pinaka-importanteng part ng simbahan? Yung, para sa kanya, hindi daw yung altar. Kahit na nandun yung Blessed Sacrament. Para sa kanya, ang pinaka-importante, in essence, are the doors. Dito sa TCO, ang pinaka-importante are the doors. Ang tanong ito, nakapag-feast ka, naramdam mo yung pagmamahal ng Diyos, ang tanong ito, sino ka paglabas ng mga pintuan na yan? Because that's where real evangelism happens. Alam nyo, as I've been preaching for almost 10 years already, pero alam nyo, to tell you honestly, ang pinakamadali parte ng pagiging feast builder, ito. Itong pagsasalita. Yung mga pinopost ko, nabibless kayo sa Facebook na inspirational coach, ang dali nun. That's the easiest part of becoming a feast builder. The hardest part is when I go out. Sino ako? Am I practicing what I'm preaching? Am I walking the talk? Because that's the end all and be all of everything. Am I bringing Jesus to people? Kaya nga ang ganda nung binasa natin kanina, si Andrew, he evangelized not because he was a preacher. Fisherman siya, tandaan nyo. But because he was a brother. Tinawag niya kagad sino? Si Peter. Pedro, I have found the Messiah. Hindi siya preacher, but because he was a brother. You see, my dear friends, nung iniisip ni Lord kung sino ang mag-share ng kanyang pagmamahal sa buong mundo, he wasn't thinking of preachers. He wasn't thinking of priests. He wasn't thinking of pastors. He wasn't thinking of feast builders. He was thinking of what? People, ordinary people just like you and me. Brothers, sisters, fathers, mothers, husbands, wives, grandfathers, grandmothers, tito, tita, mga entrepreneur, mga call center agent, mga janitor, mga jeepney driver, mga empleyado, etc., etc. Kayo ang nasa isip niya. What's my point? Si Andrew, he evangelized his kuya Peter simply because they had a relationship. Sabi nga relationship. And that's what I would like to tell you today. Nangyayari ang evangelism, it will happen naturally through the platform of relationships. Yung iba kasi pag inisip nila, ah, gusto kong mag-evangelize, I want to make disciples. Ang nasa isip nila kagad, ay, papadala ako sa China. Pero ngayon, hindi nyo na kailangan pumunta ng China para mag-evangelize ng Chinese dahil marami ng Chinese dito sa Pilipinas. Diba? Ang nasa isip natin, ah, punta ako sa Angola, ah, punta ako sa Zimbabwe, ah, punta ako sa China. Let me tell you this, hindi mo na kailangan pumunta doon. 99% of us, we need to become evangelizers kung nasaan tayo. If God calls you to go to China, to Angola, go there. But for the 99% of us, God wants you to be a missionary in your own circle. At ganun po, nabago ang buhay ko. Bakit? Kukontinue ko lang yung story ako, ha? Kinukwento ko sa inyo yung love story ko. When I got to know the Lord, I was serving the Lord. But when I was serving the Lord, I fell into sin. Youth leader na ako noon, nalulung ako sa addiction. Alam na ito ng karamihan. Dati po akong gambling addict. Nagsusugal ako sa casino. Inuubos ko. Baccarat, doon ako naglalaro. Yung sweldo ko, inuubos ko doon. But you know how was my life turned around? Nung yung nanay ko, wala na akong choice kasi yung pera ng negosyo namin, family business namin, nagamit ko. At wala na akong choice, paano ko sasabihin sa nanay at tatay ko. Nung sinabi ko sa nanay ko, alam niyo yung nanay ko, dito ako nagulat. Ine-expect ko yung nanay ko, sasampalin ako, sisermonan ako, parang telenovela. Ganyan kasi minsan ang mga nanay, di ba, parang machine gun yung bibig. Ganun yung nanay ko. But you know what? When I told her the truth, sabi ko, Mami, I'm sorry, pero nalulung ako sa sugal. Tapos yung pera na binigay niyo sa akin, pinagkatiwala niyo sa akin sa family business natin, naubos ko. Daan-daang libo yun. Alam niyo, nanay ko, yung machine gun niyang boses, biglang nag-transform. Wala siyang sinabing masakit na salita. Niyakap lang ako. Tapos sabi sa akin, anak, di bali na yung pera natin. Kaya nating kitain ulit yan. Ang mahalaga ikaw. Bangon ka ulit.
bangon ka ulit. And you know what? Because of that incident, because my mom brought Jesus to me, here I am speaking in front of you as your feast builder and preacher. That's my love story. Alam nyo, kung hindi dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay ko through my mom, malamang wala ako dito. Malamang hindi ako preacher dito. Malamang gambling lord ako. Thank God dahil may nag-evangelize sa akin. Sino nag-evangelize sa akin? Hindi si Bo Sanchez. Hindi si Arun Gogna. Hindi ko sinong preacher. Sino nag-evangelize sa akin? Nanay ko. Buti may nag-evangelize sa akin. Muntik na ako maging gambling lord. Ngayon, praise the Lord na. Yung gano'n. But you see, my point is this. How about you? May ba kasi minsan, brother, hindi ko kaya mag-disciple, hindi ako kasing galing mo mag-talk, nahiya nga ako, humawak lang ng mic eh. Babati nga lang na happy birthday sa harap ng mga tao, ayoko eh. Mag-lead nga lang ng prayer sa classroom, nahiya na ako eh. Mag-evangelize pa kaya? Ay, hindi mo kailangan maging preacher, hindi mo kailangan humawak ng mic. Ang tanong lang ito, who is in your circle? Because I believe God placed you where you are because He wants you to bring Him closer to them. Amen? Tingin ka sa paligid mo. Baka mamaya nakakalimutan mong dalhin si Jesus sa bahay ninyo. Ang bait mo dito, tapos pag uwi mo sa bahay, ang sungit mo sa mga katulong ninyo. Ang bait mo dito, pero mamaya pagdating sa opisina, sinasakyan mo lahat ng mga bastos rin nilang jokes. Sinasakyan mo din lahat ng mga trip nila na hindi maganda. Baka mamaya pagdating mo saan, naglalaro ka, nag-gym ka, sino ka pagka nandun ka? Are you bringing Jesus to them? Who is in your circle? Kasi naniniwala ako kung saan ka, doon ka pinadala ni Lord. Kasi it's always an opportunity for you to bring Jesus to them. Amen? Tell them your love story. Kwento mo sa kanila, paano ka binago ni Lord? Kahit wag mo na mention yung feast, kwento mo na lang paano ka binago ni Lord. Amen? Number three is this, and this is the deepest one. From real evangelism to relational evangelism, here's what I would like you to be. Real life evangelists. Sabi nyo nga, real life. Level one, you bring people to Jesus. Level two, you bring Jesus to people. Level three is this, you become Jesus to people. This is our target. Let me read yung karugtong na storya nung kay Andrew tsaka kay John. This is the four verses before what I read earlier. Sabi dito, basahin natin sabay-sabay together. The next day, John was standing there again with two of his disciples when he saw Jesus walking by. "There is the Lamb of God," he said. The two disciples heard him say this and went with Jesus. Jesus turned, saw them following him, and asked, "What are you looking for?" They answered, "Where do you live, Rabbi?" This word means teacher. Sabi ni Jesus, "Come and see." Ulitin nyo ngayon. He answered, "It was then about 4 o'clock in the afternoon, so they went with him and saw where he lived and spent the rest of that day with him." Napansin niyo, nakasulat doon, "It was then about," anong oras daw? Biblical scholars say that merong nakasulat dito, "It was 4 in the afternoon. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Because their experience of Jesus was so profound, it was an unforgettable moment for them. Kaya naalala pa niya nun, "Uy, grabe, first time ko nakilala si Lord, 4 o'clock in the afternoon yun eh, tumaan lang siya." Tapos sabi niya sa akin, "Come and see." Nakatatak. Di ba ganun? When something special happens to you, naaalala mo. But I want you to focus more on what Jesus said. Sabi niya dun sa mga disciples, "Come and see." Sabi niyo ulit yung "come and see." You have to understand this, that discipleship in Jesus' time is like this. Kapag naging disciple ka ng isang tao,
you need to live with that person. So yung mga disciples ni Jesus, he was 30 years old during that time. For the next 3 years, yung 12 disciples niya na yun, kasama niya sa isang apartment. Bakit? Mahal ang renta. Mahal ang pamasahe, malayo. So, nandun sila sa isang apartment. Nandun sila sa isang bahay. Lahat ng pinagdadaanan nila sabay-sabay. Sabay-sabay sila nagluluto. Sabay-sabay sila naglalaba. Lahat yun. They are sharing their lives together. And you see, real life evangelism is like that. You do life together. Sabi nyo nga, doing life together. Ayan na. You have to understand this, na yung mga disciples ni Lord, hindi siya tinuruan lang ni Lord. Okay, ito ah, meron tayong module, talk 1, talk 2, point 3, outline, ganito. O yan, basahin nyo, reviewin nyo. Para maging magaling kayong disciple ko. Hindi. Anong ginawa ni Jesus? Halaga, come and see. Tingnan nyo kung paano ako namumuhay. Tuturuan ko kayo, panoorin nyo ako. Come and see. I'd like to interview one guy, and he has been with me ever since I was young, at hanggang ngayon kasama ko pa rin nagsisilbi kay Lord. Nandiyan ba si TJ Kulong? Nasaan si TJ? Nasaan siya? Wala, absent. Ito po si TJ. Palakpakan natin si TJ. Ano po? Si TJ, isa siya sa mga singer natin dito. Kapag kami narinig kayong sintonado, siya yun. But you see, ito ang... Gusto ko malaman ninyo kung ano itsura ni TJ. Kasama ko si TJ dun sa parish community namin noon. Ito ang itsura. Ito kami noon. Ayan. Kita nyo naman. Nag-worship na kaganon. Para lang ma-imagine nyo kung anong pinanggalingan niya. Ano pa? Pakita natin yung picture. Tingnan nyo talaga. Grabe, sobrang pasaway niyan. Ayan ako, nagli-lead ako ng small group namin. Tingnan nyo, nag-uusap kami maayos siya. Pumuposing sa picture. Grabe talaga, feeling pogi talaga to noon. And alam nyo, ito si TJ, background lang, ito si TJ, nung lumalaki kami, kasama ko siya, una ko siyang naging disciple. Sheep ko siya, kasi meron kami small group. Tapos, pambihira ito, yung nililigawan ko, niligawan niya din. Hindi naman sadya yun. Hindi naman daw sadya, ayan. Pero, buti na lang ako yung napangasawa noon. Hindi niya talaga type. Ang problema kasi sa kanya noon, ito, sobrang feeling pogi niya, lahat dun sa community namin yung youth nililigawan niya. Para lang ma-imagine ninyo. Ayan. And ito pa, tama ba, TJ? Tama po. Huwag ka nang tumanggi. Nandito tayo. We are in the presence of the Lord. Masama yung nagsisinungaling. Tapos ito, sobrang tigas ng ulo nito. Inis na inis kami nila Kuya Oying, tsaka nung mga iba kong mga kasama, nung mga youth leader noon. Bakit? Kasi ang prayer meeting namin, Sabado ng hapon, 4 o'clock. Malaman-laman namin, absent na naman. Pero alam nyo sa natagpuan ni Kuya Oying? Nandun ka saan? Sa datahan po, nagko-computer. Nagpe-prayer meeting kami, may assignment siya noon. Ang assignment niya, siya yung magse-setup ng mga drum set. Kami, yun ang service namin eh. Alam, ay nako, ang ending, ako lang ang nag-setup ng lahat. Siya, hinahanap namin, nandun, nasa dotahan. Nagko-computer. So kami talaga, tigas ng ulo talaga nito. He was a pain in our lives. Ang hirap niyang maging kasama sa community. Pero alam nyo, ito, binago na siya ni Lord. Tingnan nyo naman. Binago naman talaga ako. Dati marami pa siyang buhok. Ngayon nabawasan na kasi naging wiser na. Pero ito ang gusto kong tanongin para malaman nila. TJ, kung may nabago man si Lord sa iyo, ano yun? Actually, maraming binago sa akin si Lord eh. Halata naman. Nandito pa rin kasi ako. Feeling ko yung pagiging committed. Kasi, committed ka pa yan, parang lumapad ka eh. Hindi, yung isang committed. Ah, yung totoong commitment. Yan, diba? Kasi dati, pagka nag-prepare meeting, nandun lang ako sa Dota. Tapos naalala ko pa dati talaga, tinex sa Onivel din. Sabi niya, oy tara magsa-setup tayo. Sabi ko sa kanya, tinatamad ako, bahala ka dyan.
Pero yun, para sa akin talaga magiging committed kasi naalala ko kasi, di ba, pagka pasaway ka, pag maulit ka, usually ang nangyayari sa akin, sinusukuan ko lahat ng bagay. Tapos yun nga, nandito pa rin ako, hindi ko sinukuha yung sarili ko kasi ano, yan, sina Velden, sina Kuya Oy, hindi nila ako sinukuan eh. Ang nangyari na tagpuan ko talaga yung pagmamahal, kahit na hindi naman talaga ako kamahal-mahal. So, ayun. So, yun. Nagbago na siya niyan. Opo. Sa lagay na to. At alam niyo, ito si TJ, merong season ng buhay niya, sobrang tigas nga ng ulo niya. Every time, lagi siya nasa prayer meeting, nagsuserve siya, sumunod pa siya sa hanggang feast. In fact, habang nagfi-feast na, sobrang babaero pa rin ito. Feeling pogi nga eh. Yung makikipag-meet sa Tinder, tapos biglang wala lang, paaasahin. Pagkatapos nun, iba naman yung kadate na naman. Pero alam nyo, I'm proud of this man kasi unti-unti binago siya ni Lord. Ngayon, he has been in his longest committed relationship. And, nagpaplano ka na ba mag-propose? Hindi. Hindi pa? Baka nanonood. Baka nanonood. Ma-pressure. But, talagang nagbago talaga siya. And nakakatuwa talaga yung ginawa sa kanya ni Lord. At hindi lang yon. TJ is one of the people who are discipling other people. Kapag once a month, meron silang light group sa music ministry, siya nagli-lead noon. Siya, isipin nyo yun, from yung makulit na bata na yun, na pag-ganun-ganun lang. Ngayon, binago na ni Lord, ginagamit siya ni Lord para palapitin si Lord sa buhay nila. Palakpakan natin itong mama na ito. Any last words, TJ, to the congregation? Last words, kung feeling nyo, kasi kung feeling nyo walang mabuting maipupulot si Lord sa inyo, nagkaamali kayo. Kasi kung nabago ako ni Lord, kaya rin niya kayong baguhin. Laging, kung feeling nyo, sobrang makasalanan mo na, you're still capable of being good. Not just being good, but by being great. By being used by God mightily. Palakpakan naman natin si TJ. Thank you, man. Dahil dyan, meron ka rin munchkins. May bigyan ka ng munchkins. Amen. Ayan, nandito na yung, ito yung munchkins mo. Ayan. Palakpakan naman natin si TJ. Can I invite you to stand? Woo. Can I be honest with you? Okay lang. At alam naman ni TJ ito. Kami nung mga youth leader niya, kami nila Kuya Oying, na hanggang ngayon nandito pa rin sa feast. Talagang hirap na hirap kami kay TJ. To the point na parang, ano bang gagawin natin sa taong to? Ayaw talaga magbago. It took him almost 10 years para talagang tuluyan na magbago. Pero alam niyo paano siya binago ni Lord? Tanong niyo sa akin, paano? Simple lang. Because us, his leaders, his co-servants, his brothers and sisters, we follow Jesus. And while we are following Jesus, we are journeying with him along the way. And you see, lahat na po sinabi ko kay TJ, lahat na binigay ko na advice, itigil mo yan, matama yan, kasalanan yan, pero alam nyo, hindi pa rin siya nagbago. And so kami talaga parang, hayaan mo na nga, mahalin na lang natin tong tao na ito, kahit minsan tigas ng ulo. In fact, alam nyo, may basketball na liga kami. Last week, na flagrant foul pa. Siniko yung ibang fister ng kabilang ano, kabilang team, naniko pa. Pero biro lang yon. Kasi hindi pa siya perpekto, ha? Pero binabago siya ni Lord. Pero alam niyo paano siya nabago? Kasi nung sinusunda namin si Lord, nagjo-journey kami kasama niya. We are simply telling him, TJ, come and see. Come and see. We followed Jesus, and in the course of our following with Jesus, kasama niya rin kami, and then one day, bit by bit, our Jesus-ness rubbed on him. And then maybe, here's just my theory, nakikita niya, ganun pala dapat.
ang tunay na naglilingkod kay Lord. Dapat pala very, very selfless. Dapat pala talagang maaasahan, inuuna si Lord bago ibang bagay. Alam niyo po, nakakatuwa yan si TJ. Kasi si TJ, kapag yung ibang servants natin dito sa feast, kapag hindi sila magsaserve, yung iba, hindi sila nag-a-attend. Yung iba, ha? Hindi lahat. Pero si TJ, kaya nagsaserve yan dito, katulad nga, hindi siya nagsaserve, hindi siya kumakanta ngayon. Kaya nagsaserve siya o hindi, uma-attend yan. Commitment. Commitment. Walang nagsabi sa kanya noon, dito sa feast, walang pilitan eh. Walang guilt tripan. Pero siya, sige, attend siya. Bakit? Kasi siguro nung tinitingnan niya yung buhay namin, ay, teka lang, ganun pala dapat mag-serve. Ah, ganun pala dapat magmahal ng babae. Hindi pala dapat pinaglalaruan yung babae. Dapat pala minamahal ng lubos. Hindi ko rin naman siya masisi kasi nung sinusundan niya ako noon, nung bago pa lang siya sa community, nang bababae din ako. But what's my point? You may not be perfect right now. But here's what you do. You follow Jesus as best as you can. You try to be like Jesus. And then let me tell you this, whether you like it or not, somebody is looking at you. Maybe your kids are looking at you. Your office mates are looking at you. Your co-servants are looking at you. Your father, your mother, your wife, your sister, your brothers are looking at you. And hopefully, while you are following Jesus, they will see changes. And then when they see changes, they will get curious. Ano bang nakain nito? Bakit nagbago ito? And then while they are following you, one day they will realize, hey, I was following him and he was following Jesus. All this time I thought I was following him. But the truth is I was following Jesus all this time. Eventually, hindi niya alam. Akala niya kami lang yung fina-follow. Idol ako niyan, hindi DJ. Sobrang idol ako niyan, alam ko. Pero hindi niya alam, I was tricking him. He thought he was following me. But in my mind, no, you're not following me. You're following Jesus. Brothers and sisters, you want to bring people closer to Jesus? Tell them your love story, paano ka binago ni Lord. But more importantly, I want you to be the love story. Be the love story. When people look at you, do people see the love? Do people see the mercy, the humility, the selflessness of Jesus in you? Don't just talk about Jesus. Be like Jesus. So that when people encounter you, they can't help but say, uy, God is real. And that God indeed loves me. If you have lived your life that well, and then people are drawn to that, and they follow suit, I believe you have done your job as a disciple. Amen? Can we just give the Lord a big hand? Give the Lord, give TJ a big hand. Alam niyo, isa lang si TJ sa mga example ng mga binago ni Lord ang buhay. My prayer is this. Kung ikaw, you feel empty today and you feel lost today, let me tell you this. The feast is not the solution. There's only one solution and His name is Jesus. Turn over your life to Him just like what TJ did, just like what your servants here did. Look around you. Tingnan nyo yung mga servants sa paligid ninyo. Alam nyo, people here are sacrificing their time, their energy, and treasure. Why? Because they know deep in their hearts they found the missing piece in their life. They found Jesus. They found Him. And they know that Jesus will suffice. Jesus is more than enough. Na kapag ka meron kang Diyos sa buhay mo, si Lord lang sapat na. Amen? If you haven't turned your life over to Him, you may do so today. But number two, if you have found Jesus, you have been attending the feast for so long, na ibigay mo na yung buhay mo kay Lord, today I would like you to think of people you would like to bring closer to Jesus. Sino yung nasa circle mo? Sino yung
sa trabaho mo siguro. Sino gusto mong dalhin si Jesus sa kanila? Baka mamaya asawa mo. You need to be Jesus to your wife or your husband, to your kids, to your office mates, to your friends. Umpisa ka dun. And just pray for those persons. And hopefully, hindi naman to requirement, sana madala nyo dito sa feast. Pag tinanong nila, ano ba meron sa feast? Ang sagot nyo lang, come and see. Because they will find Jesus here. And Jesus will always be more than enough. Amen? That's our creed. It compels us to be like Jesus. Can I invite you to prayer? Let's pray our Apostles' Creed one more time. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, thank you for touching me today. I surrender my life to you. And as I walk with you, make me more and more like you. Together, with faith and hope in our hearts, let's pray our creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, who was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and sits at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Amen. Lord, we surrender our lives to you. May we become more and more like you. This we pray in Jesus' name.